whole new look and brand new vibe. Kapamilyas are raving about the exciting changes happening now with its Showtime thanks to its new director, John Prats. CinemaNews caught up with John as he talks about taking on the challenge of breathing new life into its Showtime. Welcome to CinemaNews! Direct John Prats. Hello, B! Yeah. Hello, Direk. Hindi pa rin ako sanay sa Direk John Pratt. I mean, of course, it takes a lot of hard work and effort, but sobra mong natural bilang director. Oh, thanks, hindi talaga ba? Well, maybe because dahil hindi ako nag-aral, alam mo yun, yung, siguro isa rin yung reason na parang kung ano lang talaga yung nakikita ko at kung ano yung na-feel ko, yun lang yung ginagawa ko. Like sometimes, meron akong technical director na sinasabi sa akin na direct, bawal yung ganito, tapos susunod mong shot ganito. Tapos lagi ko sinasabi, sorry kuya, kasi hindi talaga ako nag-aral eh. So kung ano na lang yung makita ko, yun na lang yung gawin natin. So siguro kaya rin nagiging iba, kasi parang nabibreak ko yung rule ng coverage. Madaming mga rumors tungkol sa kung kumusta ka trabaho ang isang vice ganda. So straight from you, Direk John Prats, ano, how is the experience working with someone like Vice? Working with Vice, parang may similarity sila ni Coco. They're so passionate, perfectionist. Every time we launch a segment, we always talk. And ang maganda sa kanya kasi doon siya sa elements ng segment, magtatanong. Pero visually, yung vision ko kung paano ko ipoproject, sobrang binibigay niya sa akin yun. Nararamdaman mo rin that minsan sa trabaho, pressured sila. Kasi nakikita ko yung leadership ni Vice na parang ayaw ko mag-give up. Kasi dumating sila syempre sa time na parang they were lost. They don't know how to start again. And naramdaman ko yun nung Feb. That's why gigil na gigil ako to change the set. Kasi when I went to the studio, I felt na parang like seeing the empty audience area. Yeah. As a performer also, that's how I felt when inabot ng pandemic ang Banana Sunday. Yeah, that's nagpapatawa kami, walang live audience. And that's why I wanna kill that area kasi it's a reminder that, you know, wala sila. Totoo. So that's why gusto kong bigyan ng sigla ulit yung entablado. Kasi alam ko yung feeling nila na yung tinatry naman nila yung best, pero syempre ang lungkot ng mga experiences na pinagdaanan nila. And kailangan mabalik ko yung energy nila. Mabalik ko yung inspired silang pumasok. Maibalik ko yung saya ng grupo. And na-achieve naman itong na nag-run ako for 2 weeks. Nakita ko naman na parang na-happy ako kasi parang bumabalik yung kulit nila, yung saya nila. Ang nagtanong sa'yo kung gusto mag-direct for TV was Direk Loren. Yes. Uh-huh. Yes, siya talaga. Tell us a bit about that. 2016, when Direk Loren asked me, well, I don't have a contract with ABS. Tapos sabi niya, gusto mo ba mag-direct? Tapos sabi ko, talaga ba? And sinabi ko sa ANB na parang na-hurt ako kasi parang feeling ko that time na parang hindi mo na ba, wala na ba akong silbi bilang artista? Na talagang ipag-direct mo na lang ako. Yung parang yun pa yung tingin ko noon, na hindi ko nakita at ngayon nakikita ko na mas malaki pala yung purpose noon. Pero noon, iba yung thinking ko. Tapos parang na-offend ako na parang, sige po, pag-isipan ko. Pero hindi ko na siya binalikan. Tapos, fast forward 2017, birthday ni Tita Susan. Ano? Gusto mo na ba mag-direct? Nakita kami na naman ni Direk Loren. Tapos parang, sige na nga, try ko na nga. Parang nawala na yung pain ko kasi I was doing Provinciano all. Sige, try ko na nga. Tapos nag-sit-in ako, ilang shows din. Tapos hanggang pinaupo ako ni Direk Arnel for Tonight with Boy Abunda. Tapos hanggang yon, nagbuton ako ng 3 cameras pa nung time na yon, talk show, so wide, tapos solo shot si Tito Boy, tapos isang host. So madali lang siya ngayon, iniisip ko, sobrang dali lang niya, pero nung time na yon, parang sobrang grabe yung pressure na ramdaman ko. Yung kamay ko pinagpapawisan, hinatak ni Direk Arnel yung upuan ko, sliding chair, yung parang pang office chair. Ikaw na! Already! Ha? Nakakayakit Tito Boy, magkamali ako. Natapos ko yung Tonight with Boy episode na yun. Tonight with Tito Boy Abunda. Sobrang saya ko, B. Sobrang saya ko na parang nairaos ko siya. Tapos nag-stop na doon. 2018, nag-direct na ako puro concerts na yun. Hanggang in-offer yung Christmas special.
Tapos I saw Direk Loren again. Oh. Tapos sinabi niya, I never doubted you. Oh. Tapos alam mo, doon ako talaga na teary-eyed. Yun talaga. Grabe. Alam mo yung siya yung nagsimula nun eh. Siya yung nag-start ng lahat eh. So, and now I'm doing it. In every concert na dinidirect ko, lagi kong hinahanap, asan yung heart ng show? I think yun yung tatak, direct John Prats. Wow, meron yung tatak. Subscribe to Cinema's YouTube channel for the latest, hottest, and most controversial showbiz updates on CinemaNews.